sa isang parallel universe sa New World, nabubuhay dito ang iba't ibang klase ng mga higanteng hayop o nilalang. Iba rin ang lengguwahe ng mga tao dito at nabubuhay sila sa pagha-hunting ng mga halimaw kung saan tinatawag nila ang kanilang sarili bilang mga hunter. Isang gabi, nagpasyang maglayag ang mga hunter sa malawak na disyerto sakay ng malaking barko, at patungo sila sa Sky Tower na nababalot ng makapal na ulap at kidlat. Habang sinusuri ng leader ng mga hunter ang istruktura ng tore sa libro, may nakasunod pala sa kanila na isang horned subterranean monster na tinatawag na Diablos. Kalaunan ay sinurpresa silang atakihin ng Diablos kaya tumilapon ang grupo sa barko. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga hunter ay napatilapon sa labas ng barko, kaya naiwan siyang mag-isa sa disyerto. Pagkatapos lumipat ang eksena sa salungat na mundo naman ng mga tao kung saan ang isang grupo ng mga Amerikanong sundalo sa pangunguna ni Captain Artemis ay naglalakbay din sa disyerto para hanapin ang kanilang kasamahan na matagal nang nawawala. Huminto sila pansamantala nang mapansin nila ang kakaibang bato sa paligid. Bago pa sila magpatuloy, isang dambuhalang bagyo mula horizon ang tumambad sa kanila, kaya agad silang nagmadaling tumakas sa salungat na direksyon. Gayunpaman, hindi sila nagtagumpay nang maabutan sila ng dambuhalang bagyo, at tila ba napadpad sila sa kawalan. Tumama ang kidlat sa mga bato kung saan nagsimulang lumiwanag ang marka sa bato at isang portal ang nahayag sa harapan nila. Nahulog ang sinasakyan nila sa bangin hanggang sa bumagsak ito sa ilalim. Kalaunan, nagulat sila nang mapadpad sila sa parehong disyerto na parabang walang nangyari, ngunit napansin nila na nagbago na ang istruktura ng lugar. Sinuri ni Captain Artemis ang mapa para tingnan kung may malapit bang landmark, pero tanging napansin nila ay ang higanteng tore sa horizon na nababalot ng ulap. Sinimulan nilang binaybay ang lugar at sa kanilang sorpresa, nakita na rin nila ang sasakyan ng hinahanap nilang kasamahan na nawawala. Nang suriin na nila ito, nagulat sila kung paano ito nawasak ng husto at sinong may gawa nito. Kaya naman nagpasya silang lisanin ang lugar dahil sa kanilang pangamba. Nagulat sila nang makita nila ang higanteng kalansay ng dinosaur. Ang hindi nila alam, pinagmamasdan na pala sila ng hunter na unang ipinakita sa eksena. Inatake niya ng palaso ang grupo bilang babala sa panganib na nakaambang. Sa pag-aakalang ang lalaki ay kaaway, pinaulanan nila ito ng bala kaya napilitan ang hunter tumakbo. Ilang saglit pa ay napagtanto nila na parang may hindi tama mula nang magsimulang humanig ang lupa. Isang halimaw pala sa ilalim ng buhangin ang mabilis na papalapit sa kanilang dako. Sinubukan nilang tumakbo habang binabaril ang halimaw, pero tila ba ang kanilang atake ay walang pinsala sa halimaw. Nagawang mahabol ng halimaw ang isa sa sasakyan at tumilapon ito. Naihayag na nga ang itsura ng halimaw at ito rin ang parehong nilalang na umatake sa mga hunter kanina na tinatawag na Diablos. Patuloy silang hinabol ng Diablos hanggang sa maabutan nga sila at napatilapon muli ang kanilang sasakyan. Bago pa sila makarecover, isa sa sundalo ang hindi sinuwerte ng masaksak ito ng sungay sa likuran. Sa pagkatanto na mamamatay na siya, sinakripisyo niya ang sarili sa pagtapon ng granada sa Diablos, na nagbigay daan sa grupo para tumakas. Tumakbo sila sa tumpok na batuhan habang patuloy na binabaril ni Artemis ang Diablos para magbigay ng oras sa mga kasamahan. Ang hunter mula sa malayo ay inatake ang halimaw ng palaso na may pampasabog. Sa kabutihang palad ligtas na nakapasok ang grupo sa loob ng kuweba. Kalaunan umalis na rin ang Diablos at lumusong na ito sa buhangin. Pagsapit ng dilim, nag-usap-usap ang grupo kung ano ang susunod na gagawin nila. Ilang sandali lang, isang higanteng gagamba na tinatawag na Nersilas ang biglang sumunggab kay Artemis, sabay tinurukan siya nito ng lason. Agad inatake ng grupo ang halimaw para pakawalan nito si Artemis. Nawalan ng malay si Artemis habang ilang mga Nersilas pa ang dumating kaya napilitan ng grupo tumakbo at iniwan muna si Artemis. Kalaunan nang si Artemis ay tuluyan ng magkamalay, natagpuan niya ang sarili na nababalot ng sapot. Desperado siyang kumawala sa sapot at nagawa niya namang makalabas. Nagmasid siya sa paligid at napagtantong halos lahat ng kasamahan niya ay patay na sa loob ng sapot kaya siya na lang ang natira sa kuta ng mga Nersilas.
Sinubukan niyang maghanap ng daan palabas hanggang sa nasalubong niya ang isa niyang kasamahan na kahit papaano ay nakaligtas. Naglakad na sila pero napalibutan muli sila ng mga Nersilas, at ang lalaki ay tuluyan nang ang pinatay ng halimaw. Kinuha ni Artemis ang spray para atakihin ang halimaw ng apoy para sunugin ito. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakbo palabas ng kuweba hanggang sa tagumpay nga siyang makalabas. Sinubukan siyang habulin ng mga Nersilas pero takot pala ang mga ito sa liwanag. Matapos i-recover ang kanyang lakas, nagtungo siya sa mataas na lugar para magmasid, pero napagtanto niya na wala ng ibang lugar na matatakasan. Ang mas malala pa, nanatiling nakabantay pa rin ang Diablo sa desyerto kaya wala ng choice si Artemis kundi galugarin ang buong paligid para maghanap ng pansamantalang matitirhan. Nakarating siya sa sirang barko. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang ilang mga armas na gawa sa buto ng hayop. Naramdaman niya na may nagmamasid sa kanya. Bigla na lang, dumating ang hunter kanina at binantaan siyang huwag gagalaw. Akala kasi ng hunter na masama si Artemis dahil sa pag-atake ng mga ito sa kanya kanina sa kabila ng intensyon niyang sagipin sila. Dinala niya si Artemis sa kanyang tahanan habang papalubog ang araw. Kinaumagahan, paggising ng hunter ay nakita niyang nakawala sa pagkakatali si Artemis at pagkatapos bigla siyang pinalo nito. Dahil dito nagsimulang maglaban ang dalawa, nagpambuno sila hanggang sa gumulong-gulong palabas sa kuweba, at ang hunter ay muntik nang mapadpad sa kuta ng mga Nersilas. Mabuti na lang sinagip pa rin siya ni Artemis kahit na magkaaway sila. Pagkatapos sinusubukan kunin ni Artemis ang loob ng hunter sa pagbigay nito ng kanyang chocolate. Naging magkaibigan na nga ang dalawa at pinag-usapan nila kung paano mapupuksa ang higanteng halimaw na Diablos. Pinakita ng hunter ang mga ginagamit nilang armas at ipinamalas din ang elemental properties nito na kung saan ay may kakayahan itong maglabas ng apoy. Nag-set up sila ng trap para sa Diablos at nagmadaling tumakbo sa kabilang direksyon. Kasunod nito ay naitapon ng catapult ang nilagay nilang barriles, dahilan para mabaling ang atensyon ng Diablos papunta sa direksyong yun, at magbigay ng tsansa sa dalawa na tumakbo sa sasakyan para kunin ang rocket launcher. Gayunpaman napansin ng halimaw na isa lang din itong trap, kaya sinimulan nitong habulin ang dalawa. Sa pagkatanto na hindi nila ito matatakasan, nagpa siya ang hunter na maging pain at tumakbo siya sa ibang direksyon nang sa ganon ay makuha ni Artemis ang rocket launcher. Bago pa mapatay ng Diablos ang hunter, pinukaw ni Artemis ang atensyon ng halimaw sa pagpapaulan nito ng bala ng machine gun. Umatungal ang halimaw sabay sumugod kay Artemis, kaya inatake ito ni Artemis ng rocket launcher na nagsanhi ng malaking pagsabog sa mukha ng halimaw. Sa kanyang sorpresa, hindi man lang napinsala ang Diablos sa ginawa niyang atake, at lalo pang nagalit ang Diablos at sinimulan nitong atakihin si Artemis at winasak ang sasakyan. Tutuluyan na sana ng Diablos si Artemis, mabuti na lang nagawang makaakyat ng hunter sa ulunan ng Diablos at sinaksak niya ito gamit ang kanyang espada. Sumigaw sa sakit ang halimaw sabay itinapon nito ang hunter palayo. Nakakita ng pagkakataon si Artemis kung paano mapupuksa ang halimaw. Pagkatapos tagumpay ngang napatay ni Artemis ang halimaw at ang dalawa ay nagpatuloy ng maglakbay patungo sa Sky Tower. Kalaunan napadpad sila sa oasis ng disyerto. Dito na sila nag-set up ng camp para sa pansamantalang pagpapahinga. Kinagabihan, nagising si Artemis nang mapansin niya ang dambuhalang nilalang na lumipad sa itaas. Sinuri nila kung ano ito, at nang makita ito ng hunter ay napagtanto niya agad na ito ay Rathalos, isang fire-breathing wyvern. Ilang saglit pa, nayanig ang lupa nang ang mga dinosaur ay nagsimulang magsitakbuhan habang nasusunog. Bigla na lang, isang lalaki ang tumalon mula sa puno sabay iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa lupa at naglikha ito ng malawak na pagsabog.
Kinuha rin ni Artemis ang kanyang armas at pinalabas ang apoy nito upang hindi sila masagasaan sa pagdaluhong ng mga dinosaurs. Sa parehong sandali tumatakbo rin ang hunter para layuan ang mga dinosaur, pero napadpad siya sa bingit ng burol. Mabuti na lang dumating si Tarzan, ay este ang babaeng hunter para sagipin siya. Lumalabas na ang mga estrangherong ito ay mga kaibigan pala ng hunter, at ang tumulong kay Artemis ay leader ng mga hunter na siyang unang ipinakita sa pagsisimula ng pelikula. Pinaliwanag ng leader ang patungkol sa existence ng dalawang mundo, at ang Sky Tower daw ay nilikha ng mga sinaunang sibilisasyon para makapaglakbay sa dalawang mundo. Dahil sa napansin nilang abnormalities sa istruktura ng tore, kailangan nila itong ayusin nang sa ganon ay mapigilan ang pagsasama ng kanilang mundo. Gayunpaman dahil sa ang tore ay binabantayan ng Rathalos, kailangan nilang mapuksa ang nilalang para makarating sila sa tore. Kinabukasan, nagsimula ng maglakbay ang grupo habang nagchichir ang mga tao para sa kanilang tagumpay. Naglakbay sila sa mapanganib na bundok, at sa paglubog ng araw, nakarating na nga ang grupo sa tarangkahan ng Sky Tower. Bago pa nila masuri ang lugar, lumipad na ang Rathalos at nagsimulang umatake ng apoy sa grupo. Pagkatapos inihayag na ng Rathalos ang kanyang sarili kasabay ng malakas na pagatungal. Walang takot na hinarap ng leader ang halimaw at nagpakawala ito ng malakas na shockwave. Pero gumanti rin agad ang dragon sa pagbuga nito ng apoy kaya nagtago ang leader sa poste. Sumugod na rin ang ibang hunter sa halimaw. Nagpakawala muli ng isa pang shockwave ang leader kaya nagbigay ito ng pagkakataon kay Artemis na makalapit sa dragon. Dahan-dahang lumapit ang dragon kay Artemis sabay nagbuga ito ng apoy, dahilan para mapilitan si Artemis tumalon sa bangin. Sa kabutihang palad, nagawang makapasok ni Artemis sa isa sa mga portal, at muling nakapaglakbay pabalik sa kanyang mundo. Kalaunan nahanap siya ng mga kasamahang sundalo. Kinuha siya ng mga ito at sinakay sa helicopter. Gayunpaman, bago pa sila makaalis sa lugar, nasundan pala si Artemis ng Rathalos sa pagdaan nito sa portal, at pagkatapos kinagat nito ang ulo ng helicopter. Sinubukan pang lumaban ng ibang mga sundalo, pero nagbuga ng apoy ang dragon at winasak nito ang buong squadron sa ilang segundo lang. Himalang nakaligtas ang ating bida at tumambad sa kanya ang dragon na pinuksa ang mga kasamahan niya gamit ang fire breath nito. Muli ngang nagharap ang dragon at si Artemis. Sumugod si Artemis sa halimaw sabay umatake siya ng grappler para makalipad tungo sa halimaw, at pagkatapos hiniwan niya ang pakpak nito nang sa ganon ay hindi na makalipad pa ang dragon. Pagkatapos inatake niya ng flame ang projectiles ang dragon sa bunganga nito bago pa ito makabuga ng apoy, at pagkatapos lumiyab ito sa loob ng bunganga ng dragon dahilan para ito ay tuluyang sumabog. Nakakagulat, nakaligtas pa rin ang Rathalos sa ataking yun, at umungol siya ng malakas sa harapan ni Artemis, nakahandang lamunin siya ng buhay. Sa di inaasahan, isa pang pagsabog ang tumama sa nilalang, at ito pala ang hunter na nagawang makasunod sa portal. Pinagpatuloy niya ang pag-atake sa dragon, hanggang sa naubusan na ng lakas ang dragon at humandusay sa lupa. Bago pa nila ipagdiwang ang tagumpay, dumating ang leader para balaan sila na mas lalong lumala ang problema at papalapit na naman ang thundercloud sa disyerto. Isa na namang dragon ang lumipad mula sa Sky Tower at pumasok ito sa portal.